Ramdam namin ang mga sakripisyo ng lahat ng mga babae. Kaya ito ang mga treat namin para sa inyo. Mga bagong pagkakaabalahan nating lahat ng mga girls dedicated to all women out there, i-treat ang sarili sa bagong water sports sa Boracay. Ikalma ang katawan sa ibang klasing body therapy na lalagatok sa inyong mga buto. At alam nyo din ba ang mga bagong beauty pageant na pwedeng salihan kahit nang may asawa at anak na? At marami pang mga bagong-bago na kailangan up to date kayo. Mga sis, this is all for you, presenting the newest of the new. It's summertime at umpisahan ang bakasyon sa isa sa top tourist destinations sa bansa. Tara na sa Boracay! Perfect ang pinakabagong extreme sport activity na talagang pinagkakaguluhan sa Station 1. Ang Wii Sports by Aqua. Isa itong electronic board na pinapaandar gamit ang isang remote. Parang surfboard na kailangan mong tumayo para ma-enjoy ang mala-magic carpet surfing ride sa ibabaw ng tubig dagat. After nung na-try ko siya, nagustuhan ko siya, so nakipag-joint venture kami with Wii Sports para ma-expand namin yung itong offering. So yung sa Wii Sports, ginagawa namin is currently yung e-foil. So this is basically surfing pero with remote control. Kung bagong pagkakalibangan naman ang hanap mo, tara na dito sa Boracay dahil eto na ngayon. Subukan ang pinaka-latest na sports na dala dito sa Pilipinas. Subukan ang exclusive electric water sports na Wii Sports. Sakay sa e-foil flying board, pwede mo nang ikutin nang lumilipad ang kalawakan ng dagat ng Boracay. Dinala ni Nick mula Australia ang e-foil flying board sa bansa. Ito ang pinakabago at pinakaunang electric board sa Pilipinas. Mahirap lang daw sa una, lalo na sa pagtayo sa board. Pero pag nasanay na, ma-enjoy at tiyak na mauubos ang araw ninyo habang sakay ang e-board na ito. Everyone can learn that in 30-45 minutes, the technique. And then it's, you're just enjoying flying. And once you learn the technique, it's like floating with the board. And it's like a little bit like dancing with the board. And it's not difficult. But it's the process with the muscle memory. And then as well, the brain is getting used to it, of the muscle is going above the water. This is the process basically that takes 30-45 minutes. But then it's just amazing freedom. And everyone can learn that. It's not difficult. Unang try ko po sa e-foiling, which is how many times din po na nalaglag po ako, and then ulit-ulit. So, nung natutunan ko po siya, mas madali po siya. And then yung experience doon, sir, which is, pag nakalipad ka talaga, ibang klase yung experience na mararanasan mo. Ibang experience naman ang paparanas namin sa inyo, lalo na sa mga working moms. Heto ang isa sa makabagong alternative medicine procedure para maayos ang ating mga buto-buto at litid. Ito ang chiropractic therapy. T1PL Plus. Tinatama nito ang maling mga forma ng ating katawan sa tao. Chiropractic is very safe. There is very little risk involved. There are research done showing that with chiropractic, you actually can live longer than if you did with doing nothing. Kung sakit sa ulo, likod, leeg, frozen shoulders at binti ang problema, makakatulong ang chiro sa inyo. Maibabalik ang normal blood circulation sa katawan at maiaayos ang mga naipit na litid at muscle na nagbibigay sakit at kirot na pakiramdam. Kapag hindi kasi balanse ang paglalakad, mainam din ang chiro procedure para maibalik sa normal ang alignment ng mga buto at balance sa katawan. Some of the benefits that are associated with chiropractic care tend to be improvement with sleeping, biomechanical motion, how they move, how they sit, how they sleep, dealing with the effects of stress.
Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Matapos ang bakasyon at relaxation, usapang fashion naman tayo, ang treat namin na bagong-bago. Sagot yan ng entrepreneur na si Dennis Robles. Na game na ipapakita ang mga pinaka-latest na bagong koleksyon ng luxury bags at watches. So ang pinaka-latest ngayon sa mga bags ay itong Kelly Move. So what makes it unique is dahil meron siyang lalagyan ng AirPod. Ito, papakita ko. Para siyang na-adjust yung haba niya. Pwede siyang suotin na parang ganito, sling bag. Tapos pwede rin siyang parang belt bag. Tapos ito naman yung kanyang main bag. Hindi siya ganun kalaki pero kasya naman ng cellphone. Tapos pwedeng may mint at mga candy at mga ganito. Maliit na wallet. So ito naman selection natin ng mga pre-owned. Like itong mga to, super luma na siya, so medyo affordable na. Ayon kay Dennis, hindi lang naman basta fashion ang dahilan niya sa pangongolekta ng mga ito. Ginagawa rin niya ito para may pagkakitaan. Kaya mga girls, kung gusto niyong i-treat ng bongga ang inyong mga sarili, check out na ang mga collections ni Dennis. Mahal man siya pero nag-a-appreciate kasi siya. Probably 30 years, 20 years ago, sobrang mura lang nila. Pero kung yung mga may-ari nun na nabili nila yung 20 years ago, pag binenta nila ito, maybe nabebenta to ng times 10 ng kanilang puhunan. Sinisigurado naman ni Dennis na orig at legit lahat ng mga produkto sa kanyang shop. Hindi pa tapos ang pagpapakita namin ng mga bagong-bago dahil sa aming pagbabalik. Newest of the news sa pagandahan at showbiz ang ating pag-uusapan kaya walang BBTO. Susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Hanap nyo ba ang produktong nakaka-fresh at nakakabata? Yung sulit dahil effective at kaya ng bulsa. Huwag mag-aalala, may bagong pampaganda na pasok daw sa mga may ayaw magmukhang haggard. All-natural ang sangkap na ito at nakakabata, nakakaputi pa. Take note, pampalakas pa ng kalusugan. Very rampant yung glutathione, yung collagen, yung placenta. So ang ginawa namin, dun sa Hayami Stem Cell Supplement, combine na dun lahat ng mga potent ingredients na hindi mo na kailangang uminom ng maraming
magkakaibang brands or magkakaibang bote, isang inuman lang, nandun na lahat ng kailangan ng body mo para maging healthy and syempre glowing skin. Tinaguri ang 20-in-1 ng food supplement na ito, ang Hayami by Kala. Sagana ito sa elastin, isang building block protein gaya ng collagen na nagpapabuti ng elasticity ng ating mga balat. Meron ding omega-3, 6, 9, potassium, calcium, vitamin C, marine collagen. At may mabisang sangkapa na nagpapabagal daw ng pagtanda at good for mental health pa. Sa produktong ito, kayang i-achieve ang ageless beauty, best for all ages, babae man o lalaki. To have something new sa buhay talaga, ayan yung nililook forward ng lahat ng tao eh, kahit bata, matanda. Kasi kung paulit-ulit ka na sa ginagawa mo, rutinary, wala ka nang ilook forward. Nagigising ka na meron kang something na may experience na bago or makikita. So, syempre, lahat yan, kaya nga pag may ending sa buhay natin, maparelasyon pa yan, negosyo, trabaho, huwag mo ikalungkot kasi in every closed doors, there's always a new opening or a new beginning. So, dapat ikalook forward natin lahat ng bago. And speaking of ageless beauty, may bagong paligsahan ng pagandahan dedicated sa lahat ng mga babae, single ka man o may anak na. Ito ang bagong beauty pageant sa Pilipinas, ang Universal Woman. The motto of this Universal Woman is, of course, redefining beauty with diversity and inner strength. Ang bagong beauty contest na ito para sa lahat ng Pilipinang may advokasya sa komunidad. Mula 18 to 45 years old ang pwedeng sumali. I'm the franchise of the Universal Woman Philippines. So ito ay magkakaroon na din ng staging sa June. Pero meron na tayong in-appoint for the competition sa Cambodia. Si Maria Higante ng Cebu, ang Pinay na unang magre-representa ng bansa sa Universal Woman Beauty Pageant. Sobrang saya po kasi ang tagal ko na po hinintay na makarepresenta ako sa Pilipinas in an international pageant kasi ang dami pong maganda tsaka beautiful and richly diverse things in our culture na feeling ko naman kaya kong i-represent on an international stage. Bumisita din sa bansa kamakailan ang reigning Universal Woman Queen na si Valentina Sanchez Trivela ng Venezuela. It's definitely been an incredible year being the first queen to be crowned in this new platform, what we call the new era of beauty, has truly been a special experience. We've been traveling so much in the past 13 months. Met incredible people from all over the world and had the chance to go to different events and contribute and promote different social causes that are dear to my heart. Hangad ng Cebuanang si Maria na mauuwi niya ang corona at mapanalo ang Pilipinas. Gaganapin sa March 22 ang grand finale ng Universal Woman sa bansang Cambodia. From one beauty queen to another beauty queen, meet Steph Herona, ang proud mommy at Miss Universe Philippines candidate mula Quirino Province. Hindi tulad ni Maria na veterana na sa mga beauty pageants, si Steph first time lang sumali sa pagandahan. Ginawa niya raw ito para patunayan na may mga puwang rin ang mga gaya niyang nanay sa mga beauty contest. Bilang nanay, dapat nag-grow din ako as a person. Hindi lang yung mga anak ko yung nag-grow eh. Kasi paano ka paniniwalaan ng mga anak mo, ng mga tao sa paligid mo, kung hindi mo minamahal yung sarili mo? Dahil sa binagong requirements ng Miss Universe, gaya ng pag-extend ng age limit sa mga kandidata, ang mga kagaya ni Steph ay nabibigyan na ngayon ng oportunidad na maipakita ang kanilang ibubuga kahit na sila ay may mga anak na. Bilang ina sa tatlo niyang anak, napagsasabay ni Steph ang pag-aalaga sa mga chikiting at pag-iensayo sa nalalapit niyang laban para sa titulo ng Miss Universe Philippines 2024. Time management. Ipinag-suspend ko yung mga anak ko sa nature, ganyan, and mga park, nagpa-park kami, even if busy ako today, tomorrow, babawi ako sa kanila, and I would explain to them na bakit busy si mommy. I am telling them na
alam mo, I really have to do this para meron tayong makakain, meron ako ng pambayad ng tuition nyo. Tapos, I really have to study also. Kasi, you know, as a person, we are a work in progress. Dapat lalaga equal lahat. And also, of course, hindi ko pababayaan yung asawa ko. Kasi, I want to have a complete family forever. Dolly de Leon, obviously nominated for Triangle of Sadness. What a beautiful film. Thank you so much. How are you? Hindi lang sa pageantry, sikat ang mga Pinay. Unti-unti na rin nakikilala ang ating galing sa pag-arte. Gaya ni na Dolly de Leon. All right, ready. And 3, 2, 1, at Liza Soberano na gumagawa na ngayon ng pangalat sa Hollywood.